pumunta kami sa Siargao para dayuhin at pasukin yung isa sa mga sikat na kuyaba dito, yung tinatawag na Guano Cave. So, syempre, from the name itself, alam na natin kung ano yung makikita natin sa loob. Marami na tayong kuwebang pinasok. Usually, kapag papasukin natin yung mga kuweba, titingnan natin kung sino yung mga nakatira doon. At most likely, ang mga nakikita natin is yung mga mammals, yung mga bats. And then, may mga reptiles tayo nakikita. Pero, hindi natin masyado nabibigyan ng pansin o siguro nabibigyan ng focus yung mga equally important individuals na nakatira sa loob ng kuweba, yung mga cockroaches. Hindi madaling marating ang Guano Cave. Kinakailangan bumaba ng may 150 talampakan para mapasok ang kuweba. Yung descent natin sa rad, siguro mga 150 feet from the surface. At ngayon, wala pa ako sa kalahati. Sa bunga na pa lang ako. Ito pa yung pagbabain natin para manating natin yung pupuntahan. Yung medyo challenging lang yung pagpasok dito sa loob ng kuweba dahil yung pababa sa hindi siya regular na parang horizontal na kuweba na madaling pasukin, no? And napakahirap dahil yung descent talaga, you need ropes. Kailangan mo ng ibang tao para tulungan ka para makababa. Dahil mahirap pasukin ang kuweba, payapang naninirahan ang mga buhay ilang dito. Dahil challenging nga itong pagpasok dito sa kuweba, I guess the terrain itself, ang nagpa-preserve sa kanya para hindi masyadong pasukin o ma-vandalize ng ibang tao. Hindi kami masyadong nahirapan sa paghahanap ng mga insekto dun sa loob. Sa kisabi ng kuweba, makikita ang mga paniki. Habang ang sahig ng kuweba, sagana sa guano o dumi ng mga paniki. Dito nagpe-piesta ang mga insektong decomposers o kumakain ng mga nabubulok na bagay. Karamihan ay mga ipis. Dito may mga nakita na tayo mga ipis, o kakaiba doon sa mga house cockroaches na nakikita natin. These ones, they specialize in eating guano. So itong mga ipis na dito, they have evolved in such a way that meron silang specific habitat dito sa loob ng mga kuweba and foraging on droppings ng mga bats. Ayan sila dito. Guano lang tayo. Maliliit man, sama-sama ang mga ipis sa pagkain ng mga guano. Yan yung fresh guano. Bagong ipot na guano, no? Tapos, yung mga cockroach, ito specifically, ito yung Polisoste lembicata. Yung family niya, yung kagaya nung sa bahay ng mga cockroach. Mm-hmm. Isang pamilya lang sila, Blatidae. Tapos, ginagawa nila yung bagong ipot ng mga bats na guano, kinoconvert nila, ito na. Kinakain nila. Tatayin nila yan, no? Ito na yung lalabas. Parang, mm-hmm, para na siyang soil. Para siyang buhangin. Oo. So yun nga, kinoconvert niya into more usable form. So ito yung ginagamit ng mga tao na pang-fertilize. Mm-hmm. So imagine mo, kung wala yung mga ipis dito sa lugar, it will all be dirt, no? Dumi lang. Ang guwanong kinain ng mga ipis ay nagiging lupa na mayaman sa nutrients katulad ng potassium at phosphorus. Dumito ng ipis. At ayan sila, oh. Nandito sila nakatira. May malalaki, may maliliit. But they're all performing the same task, which is to convert itong dumi into soil like this, no? Kung makikita mo yung consistency talaga, bilog-bilog. Hindi lang sila basta ng lupa, merong silang sariling itsura, no? May consistency. Ayan, oh. Para siyang grains ng kape. Madaling nakakain ng mga ipis ang guano dahil sa kanilang bibig. Mabilis gumalaw ang bibig ng ipis at ginagamit niya ito bilang panglasa at pangamoy. Madaling makaiwas sa kanyang prey ang ipis dahil sensitibo ang halos lahat ng parte ng kanyang katawan. Ang kanyang mga binti, madaling makaramdam ng mga galaw, kaya mabilis siyang nakakatakbo. Ang kanilang antena na tinatawag na feelers ang ginagamit nilang pang-amoy.
Mahigit 1,000 ang lente ng mata ng ipis kaya magaling silang magmasid sa paligid. We all know na itong mga ipis, tanggal mo ng ulo, they will survive. At kahit hindi sila kumain for days and months, they will survive and they will convert whatever organic matter into food. They can do that. They are highly adaptable and very resilient sa survival. Kaya kahit wala na tayong lahat mga tao dito sa mundo, cockroaches will still be there doing their job as cockroaches. Hindi lang guano ang masustansyang pagkain dito. Sa sahig ng kuweba, isang patay na paniki ang pinagsasaluhan ng mga ipis. So dito sa area na to, may nakita tayo isang nalaglag na paniki and then eventually patay na, no? At sa paligid, may nakita tayo yung mga ipis din at saka mga iba't ibang insekto that seems to be feeding on the decaying dead bat dito sa area. So kung iisipin mo, madalas ang mga paniki yung kumakain dun sa insekto like bats. But on some occasions, kapag namatay sila, talaglag dito sa loob ng kuweba, nare-reverse yung mga ipis naman yung kumakain dun sa bats na namatay at namaglag.